Ayan, mga Muslim, nandito kami. Si Lula pala siling, nandito pala silang ano, Lula Modista. Nagantay ng antay ako doon. Ang aso lang doon eh. Walang ano. Ayan mga Muslim, dito na ako sa bahay ni Ate Mercy pala. Ayan, Pete, salamat po sa ano, tulong at binili ko ng bigas. Ako na lang nagdagdag. Ang dinagdagan ko na lang. Kasi last time talaga nang hingi talaga siya. Ayan, kaya ang problema ngayon, wala daw ano, kailangan daw mayroon daw kami bibigyan ni ano, ni Lula Siling. Oo. Mamaya mag-usap kami ni Lula Siling. Magpapahampo na talaga ako dito. Bag, kanino tong lupa bala, Brad? Hindi makaahon sa bundok. Sa simbahan to. Kukulang sila dito. Hindi na nga ako makaahon doon. Mamamatay. Hindi kasi. Patapos yan. Yan, ito pala yung asawa ni... Asawa. Ano, Ate Mercy? Ha? Ano yung... Ano? Tatalungin ko. Ang tawag nun na waiter? Ilang taon na ba yung ganyan? Oh, may tubig pa. Ano pa yan, sir? Nung kami kakapagsama, ganito pa lang kalaki. Ay, 18 taon na kami, 19 na pala. Kaya ganyan na rin katagal yan. Kami nga lahat, dinapuan ng ano, ayun, naghiga yung dalawa namin. Ano, halagnat? Halagnat. Naku, wala akong ano? Kaso. Gamot. Wala akong dalang gamot. Nung naisip ko doon, may gamot pala ako doon sa misa ko. Kasi... Siyempre ulan-ulan dito, lagi pala, ulan ba? Nakaano din, nakalimutan ko kasi magmamadali na rin ako kasi bibili pa ako ng mga tinapay. Ito pala yung bahay nila. Ayan daw, matagal na sa labasan. Nakupo. Ano, ano? Hindi, ako lang, Dito lang ako. Kasama ng simbahan, sabi ni Pastor. Oo nga, nag-usap nga kami ni Brad doon yung nagkita kami ulit. Ayan nga ang ano nga, pinag-usapan namin kasi si ito lagi si Lula Luisa about sa mga gatas sa mga matatanda. Yan ang pag-usapan namin ko kaya. Medyo malaki-laki kasi yung budget talaga kasi wala pa din akong sahod. Diba? So yung ginagawa natin na parang ano, ano lang siya, yung parang sharing-sharing lang gano'n. Oo, oh, kasi kung may tumulong. Kasi yung tumutulong sa kanya. May tumutulong sa akin, okay, tapos dadagdagan ko na. At halimbawa, ito ha, ito ako... Para hindi, sponsor. Oh, halimbawa ito ah, yung bigas. May nagbigay sa akin 1,000. Eh binili ko 18 kilos. Eh yung ibang bili ko, sarili ko na yung pera kasi wala din akong sahod. Kaya nga sabi ko ni Lula, mahirap din kunti lang pera ko. Kaya medyo wala din akong kasama kasi dito ako dito yung Lula Siling kasi may kasama ako dapat dito doon mga ano, mga katutubo din doon sa kabila ba. Eh bibili din ako ng ulam doon eh. Kasi lalaki na yung budget ko, 'di ba? Eh gasolina pa papunta dito, 'di ba? Kailangan ano din ako, magtipid din ako kasi hindi naman malaki ang ano ko eh, yung halimbawa, yung sahod ko. Kung malaki na, di malaki din ang itutulong natin sa mga tao, 'di ba? Ayun lang naman din ako eh. Hindi ko naman pag namatay ako, hindi ko naman madadala yung mga pera na 'yan. Ano? Wala namang ano. Kahoy lang naman ang kasama ko kung sakali man. Yan, galing kay Pete yan, nabigay tsaka sa mga ulam yan, binili ko. Hindi naman talaga pwede na umakit ako dito na hindi dumahan sa ila Lula Siling. Doon talaga rin ako kasi yan naman talaga ang ano ko sa kanila eh. Kaso lang, nasa simbahan wala. Ay, kanina pa ako doon, mga lao na. Tapos doon ako nasa may kanto bago mapunta ila Lula Siling, di ba ang kanto? Tamay-tambay ako doon, mga bata. Lindaan. O doon, sa may kanto lang, pagpaliko na rin dito. Kasi baka kung ano man sila, uwi kayo, pwede kayo sa kabila, pwede kayo doon. Doon sa may pagpasok, ay kung kay... Ano po, kaya doon dati nga wala kami, tumawag ka doon na may radyo yun doon. Wala at paglinggo, wala ka. Ano ba yan? Yero para yero ba yan dyan? Yero yan, binigay ni Kuya. Hindi man ako mga ngako totally ba? Kasi naumpisahan naman natin ni Lula din Siling, yung bahay nila. Pinan natin, ilang piraso yung yero dyan na mga sira-sira na. May mga taklog nga yan, sir, na buo at may mga tulo. Ikaw, makakuha ka ng kahoy, makaputol ka ng kahoy. Ay, magandang usapan, lalaki sa lalaki to. Ayoko yung
minsan masama sa loob ko ba na tayo na nga tumulong. Kung willing ka, magputol ka ng kahoy, pero hindi muna tayo ngayon ha, ano lang na usapan lang muna natin kasi maghanap po natin yung budget. Kung makabili tayo ng ilang yero ba? Okay, Brad. Bali, maghanda ka lang. Oo, maghanda ka lang, oh, kahoy. Dumating at niloob ng Panginoon na may budget. Yes, tama po. Saka ngayon pa. Bibili tayo ng yero. Parang... Kasi ano, iplano mo kung magputol ka ng kahoy, gano'n. Para pagdating ng halimbawa, niloob ng Panginoon na meron na. Hindi, nga... Makabili tayo kahit mga ano, bibilangin mo nga kung ilang yero. Mag ano? Ha? 5 plus 5 dito. O 10. O di pas ka lola, 10 din. Basta ikaw, ang ano ko lang ka, pakiusap ko lang sa'yo, lalaki sa lalaki, mag-provide ka ng kahoy. Kasi kayo naman taga rito, kasi masama sa akin yung kung pagdating dito na kukuha ng kahoy. Masama sa loob yun. Pagdating dito, wala naman. Wala pa, di ba? O. Yung ganun kasi malayo dito ha, hindi malapit dito. Yung hindi naman ako totally nagreklamo. Ang ano ko ang yung time natin ba, yung oras natin ba? Yung yun lang ano ko talaga pakiusap ko talaga yan. Kasi ako laman, ulitin ko sa inyo, tulay lang ako. Ayun, kung ulitin ko nga, hindi ko madadala yung pera pag namatay ako. Yun lang ano. Kaya kung anong itulong din sa ibang tao, itutulong ko rin hang yung kayang-kaya ko, dadagdagan ko pa nga eh. Ibabalik ko lang naman din eh. Para sa kuya si. Ayan, ganun lang. Isipin ninyo mga kapatid. Tulong. Ha? Sa katulad ni Brad. Salamat kayo sa Diyos. Dahil may taong ginagamit na para kayo ay tulungan. Diba? Sabi sa Biblia, ginagawa niya yun. Na kailangan bahagi mo rin yung kakayanan mo doon sa may. Yes, tulong-tulong lang tayo kasi nandan tayo sa ano, pag-usapan natin yung bayanihan. Mabayanihan tayo, di ba? Kaya lang yung ano. Kasi siyempre may mga anak ka, matutuluan, di ba? Hindi naman din natin gustuhin natin. Ay nakikita ko rin, di ba, na di naman natin gustuhin na pagdating ng ulan lilipat dito, gigising, lilipat doon kasi may mga tulo, di ba? Ang gano'n naman, di ba? Pero naranasan ko sa buhay yan. Dumating lang ako sa Maynila, nagtrabaho, di ba? Ganon yung ano, buhay ko. Pero parehas lang tayo. Mahirap, galing tayo sa mahirap. Kung di din ako magtrabaho, wala din ako. Diba? Yes. Ilang linggo, ilang buwan na kaming hindi na kapagtrabaho siya. Pag naambunan, ayun, inumpo. Ayun, wala na. Hindi na kami makahanap. Makapaghanap yung mag-ama. Pati yung binigong. Ay! Basta ano, pag mayroon ba yung, kung mayroon tayo, ay, mayroon pa naman tayo, hindi tayo kikilos. Kailangan kikilos tayo. Yan, di ba? At saka yan, Brad, yung mag-anak na yan. Sinisimula sa doon sa taas, sa tanay mo nila, nagkasakit yan. Kakala ko, matipok na yun eh. Ano bang tinatanim niya? Mga sari-sari ba dati? Ngayon, yung kanilang tinatanim. Wala ba tayo makuhang gulay ngayon? Ano? Yung kanilang tinatanim sa kanyang bayaw, sa kanyang kapatid. Yung... Hindi niya sariling lupa. Gabi kuya. Ngayon, nung bandang huli, ibininta ng kapatid yung kanilang tinitiran doon. Eh ngayon, wala na ngayon matiran itong mga ito. Sabi ko, magkubo mo na kayo doon sa tabi ng church natin. Binigyan ko na ang yero. Yan na nga yung mga yan. Kasi yung mga yerong iba doon, pwede ilipat yun dito. Yan, ito. Oo, kasi iba? Yung mga iba, hindi pa naman sira. Ayan, yan basta kung anong na sinasabi mo, magsusupport lang din ako. Diba kasi, ano lang man din eh, talagang masabi ko talaga ba na kung hindi rin ako magtrabaho, wala rin ako maitulong. Ano lang yun? Pag hindi nagtrabaho, wala rin. Magtrabaho nga. Tapos, yan, magdadasal din tayo na ano, malusog tayo palagi. Hindi rin lagi tayo sa Panginoon.
Ano ba yung hindi ang tinatapik mo ngayon, yung inyong ano? Yung buhay din. Ay, ibig sabihin, yung, ano ba masabi mo na, doon ay, sa mga nila, tinulong ni Fred sa inyo? Kung anong itutulong sa inyo? Ay, ano po, gusto ko lang mapalitan itong bubong. Hindi, tsaka mo na muna yan. Hindi, ako, mamaya na yan. Hindi naman totally nang ako, pero... Pag nandiyan na tayo, sasabihin ko naman eh. Darating ako dito. Sasabihin mo ay maraming salamat sa Panginoon. Mm. Nung unang may ginabi na tayo, so, Brad. Salamat po. Sana ipatuloy mo kami. Kasama na yung nahigit po na kayo. Yan kung bibigyan mo si Lola Modista o sino? Nanay. Oh, si ano, sino? Si Soledad. Hati-hati kayo, ikaw. Kasi, bigyan mo mga 23 kilo. Ano lang kasi, talagang sabihin ko talaga, kahit ganito yung katayuan ko, kung wala akong trabaho din, hindi rin ako makakatulong. Yan lang yan. Kaya mayroong blessing. Salamat. Sa Diyos. Malakas. Sarap ng siboy ng hangin mga boss na yun. Makulimlim kasi. Yan, galing pala kami doon. Galing pala ako doon sa, kay Ate Mercy yung bulag mga boss na yun. Yan, naabutan natin ng tulong. Yan, Pete, salamat po Pete sa tulong, Pete, sa pinadala mo Pete, salamat pala. At saka, yan, sa lahat ng mga viewers ko, salamat po. Sana hindi kayo magsawa sa panonood ng video ko, sa pagtulong sa akin. Yan, lalo na kay Nanay Ilang-Ilang. Ayan, salamat po. Nandito ako sa bahay ni Lolo Pascual at saka ni Lola Siling. Salamat po, babae. Salamat.